Bakit nga ba may kakaibang sticker na lumabas? Ito ba ay kapalit na decal plate sa harap? O ito ba ay RFID lamang, tulad na sinasabi ng karamihan? Alamin natin ito dito sa ating channel. Kung bago ka dito, ay huwag mong kalimutan na mag-like, share, at mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para ikaw ay maging updated sa mga susunod ko pang videos. Simulan na natin. Ang LTO, or Land Transportation Office ng NCR, ay nag-issue ng bagong plaka in relation sa Republic Act 11235. Ang Republic Act na ito ay ang Motorcycle Crime Prevention Act na mas tumatak sa ating mga riders na doble plaka law. Pero bago tayo dumako dyan, para saan nga ba ang doble plaka law? Ito ay para mabawasan ang mga masasamang gawain o krimen gamit ang motorsiklo. Ito ay mas pinalaking plaka upang mabilis na makita ang nilalaman nito. So mas madali na rin siya dapat na makikita sa CCTV. Ito rin ay nagsasaad na magkakaroon ng isang plaka sa likod at isa pang plaka sa harap ng bawat motorsiklo. Ang plaka sa harap ay magiging decal plate lamang. Ibig sabihin, sticker lang. Ang mga plaka na ito ay meron ding color code upang madaling malaman kung saan nakarehistro ang inyong motorsiklo. Ngayon, bumalik tayo dun sa bagong sticker na nakita sa mga kumakalat na videos ngayon. Maraming nalito at napaisip kung ano ba talaga ang sticker na ito at kung ito ba ay ang kapalit ng decal plate sa harap ng motorsiklo. Ang sticker na ito ay tinatawag na Radio Frequency Identification o RFID. Ito ay ang magpapadali sa pag-check ng mga impormasyon sa isang motorsiklo. Magkakaroon din ng scanner ang mga otoridad para dito. Ayon kay Attorney Romeo Vera Cruz, Executive Director ng LTO, ang RFID ay hindi magiging kapalit ng decal plate sa harap ng motor. Ito ay karagdagan lamang sa pag-i-implement ng Motorcycle Crime Prevention Act. Isinusulong din ni Senator JV na gawing kapalit sa decal plate ang RFID. Ngunit uulitin ko na ito ay isinusulong pa lamang. Hindi pa ito naaprubahan. Sa ngayon, ang focus ng LTO ay magawa na ang mga bagong plaka at may distribute na ito. Ayon din sa kanila, mag-i-invest din sila sa mga fully automated plate printing machines upang mapabilis ito. Panoorin nyo dito yung clip na kuha ng UNTV. Siniguro naman ng ahensya na simula sa buwan ng Setyembre ay tuloy-tuloy na pagdating ng mga bagong plaka para sa NCR. Samantala, Angela, dahil hindi pa dumadating o hindi pa available ang decal plates na dapat sana ay nakalagay sa harapan ng mga motorsiklo, ay hindi pa muna ipatutupad ng LTO ang mga provision sa RA 11235 hanggat hindi pa nakukompleto ang doble plaka ng mga motorsiklo. Well, sa aking personal na opinion, sang-ayon ako sa karagdagang RFID na ito upang mas mapabilis ang proseso sa mga checkpoints. Subalit nananatiling tanong sa akin kung bakit hindi nila ipapatupad ang mas maraming pulis na umiikot sa bawat lugar o police visibility. Kasi kung marami nito sa kalsada, mas magdadalawang isip yung mga kriminal na gumawa ng krimen. Tama? Mas marami sa ating kababayan na kumakayod gamit ang kanilang mga motorsiklo. At hindi lahat ng motor ay may pwesto para malagyan ng decal plate sa harap. Sana'y muling dinggin tayong mga riders na mga namumuno at nagpapatupad na batas. Napag-isipan pa uling mabuti ang mga batas na ito at mas maging makamasa at patas ang desisyon. Ako ay hindi sumasalungat sa batas. Bagkos, ay gusto ko sanang itong mas mapaganda pa. Gusto ko malaman kung ano ang inyong mga saloobin sa topic na ito. Mag-comment lang kayo sa comment section down below at babasahin natin yan. Susubukan natin na kumalap ng impormasyon para masagot natin lahat ng inyong mga katanungan. This is Viz Vlogs signing off. Spread love! Peace!